If you are looking for a channel na walang hype, walang bash, pure technicals, no? Welcome to our channel because ito ay newbie-friendly and a good source of information for veterans. Today, we will conduct our technical analysis of DITO, PRIM, PHA, ABA, and AC Energy. So today is March 18, 2021 and here we go para sa ating verse of the day. Sabi dito, when I said my foot is slipping, your love, O Lord, supported me. When anxiety was great within me, your consolation brought joy to my soul. Sabi yan sa Psalm 94, verses 18 to 19. Paaganda talaga nun, na mag-depend kay Lord. So guys, we have here is our passive income. Ano po? So makikita natin ito, naka-on lang siya. Ito yan, honey gain yan fam. Ito yung ating review, no? Yung link nito is the pinned in the comment section down below. So, ito yung honey gain. Matik, naka-on lang internet mo, pinaparentahan niya. And then, you gain passive income. So, easy money ang tawag dyan. Ano po? So, use our referral link below and you will automatically gain $5. So, easy. And also, we have our Facebook page, DocTraderPH. Naku, medyo lumalago na. If you want to join our GC, our Traders Clinic, don't forget to like and send a message kung paano, no? So, we send regular updates, no? Okay? So, without further ado, let's get down to business. So, dito, no? First line of business. Teka, pinatay natin yung ano natin kanina. Ang ating guide. Ulit. Okay. So, dito, makikita natin si dito. Malakas ang naging net foreign selling, no? 28 million net foreign selling dahil malaki. Okay, so usually ang pinoform nito ay ano, downward na, no? Bearish pennant. So we have here the pennant, the triangle, and this is the bear. Bear means downtrend lang yan, fam. So, currently, itong nasa taas na ito, ito yung resistance niya. Okay? Nagiging matibay na resistance to. Actually, if bigyan natin ng legitimate na value yan. Sige, itama lang natin para mas eksakto, no? Yan, pinpoint accuracy. Resistance talaga, malakas, ay sa 11.61. So, every time tumatama dyan, talagang magkakaroon ng pullback. Dahil palakas ng palakas. And alam nyo naman, eto. Ayan, sideways movement muna siya dito. Dahil area of consolidation, pigil-pigil muna si dito natin. Okay? So, hindi malayo, no, na ang galawan yan pa ganito. Huwag niya lang mabibreak tong support of the uptrend kasi baka bumaba, no? Pag bumaba naman yan, don't worry kasi pasok pa rin yan dito, no? Pwede pa rin pumasok sa 8.44. Okay, nawala pa lang indicators natin. Balik tayo kay dito. So, yan, eliminate natin yun. So, kayo mo overwhelm, madali lang intindihin ito. Okay, so for our resistances, nandito yung area, no? More or less, dito yung area ng resistance at 13.71 to 14 pesos. Because nandyan si MA20, tsaka si MA50. Okay? Ito ang area of saluhan, MA100. Maganda dito, no? Basta malapit. Okay? Basta malapit, dito banda ang inyong entry. It's good because it is near our support. Okay, MA100 natin at 10.42. That's good, no? So, entry prices natin for dito, 10.42, tsaka malapit, kabasta malapit sa 10.42 or near this support of the uptrend or 8.44. Those are good prices, no? Since consolidation phase nga siya. Basta malapit dyan. Currently, nahihirapan si dito eh. Meron kasing cloud, no? So, resistance of the uptrend. Dahil ang kapal ni Ichimoku cloud, tignan mo dito, hindi niya pa rin basag. So, saktong-sakto, ito talaga yung area of resistance natin. For the PSR, of course, downtrend pa rin yan. Indicator above the candlestick downtrend. For the Bollinger Band, expanded, no? So, pwede pa. Again, ito yung ating limit kung saan-saan makikita natin ang kanyang support. So, makita natin nag-bounce dito, pero hindi pa rin tapos ang kanyang increased volatility for dito. Malakas na malakas pa rin yan.
ang maganda lang sa kanya, kaya medyo umaangat na, kahit ang lakas ng net foreign selling, is binabawi naman niya ng ating mga local market. Tignan nyo dito, ayan o, meron ng higher low, ibig sabihin, bumawi na ang ating buyers, no? Pinapahina niya na yung momentum, okay? Kumbaga sa friction, palakas na palakas yung friction, pinapahina yung momentum, because the friction is inversely proportional to the momentum, humihina na ang lakas ng ating sellers. Look at that one. Although red over blue pa rin yan, no? Tsaka malakas ang sell-off. Okay? Humihina pa lamang. That's a good sign na pabawi si dito. Yun nga lang, dito, palakas pa rin ng palakas ang kanyang, ayan, ang kanyang sell-off. Bumabawi, pero kasi binabanatan ng ano, net foreign selling. So we have to see, just yet, for this one, we experience a good bounce and still intact pa rin yung support of the uptrend niya. We are not yet losing hope because sideways movement pa lamang ito si dito. Mawawalan ng hope, hindi indicator yan. So makikita natin dito na ito talaga yung resistance niya at 39.52. It moves, no? It moves day by day. 1, 2, 3. Okay? 4. 5, 6. Medyo matibay na tong resistance na to, no? That's the resistance here. Nandyan yung Ichimoku cloud, eh. Teka, ayusin natin. Nalilito kayo. Nandyan yung Ichimoku cloud na kailangan basagin. Kaya naging strong resistance yung area na yun. Okay? For a while, fam. Right. Okay, so we're back. Punta naman tayo kay Prim, no? Mukhang maganda ang galawan nito ng mga nakaraang ano eh. Yun, bumagsak na, nag-pullback na. So guys, remember, lagi natin sinasabi na we are still in the pandemic, especially we're experiencing second wave na. That's why treat everything as a bounce. Kung kaya, take profit agad. Ano po? Ngayon, ang lakas ng sell-off nyo is historically high. Okay? Na malakas ang sell-off, that means downtrend talaga, pupullback talaga yan. Okay? That this is a dangerous sign, no? A sign of reversal yan. Although, of course, sasabihin ng mga indicators natin, uptrend pa, mukhang patapos na. Okay? Bukod sa, gap down. Gap down ba? Pwede, no? Kasi nag-close dito. Bukod sa, that's not a gap down. Kulang pa. Okay? Pero that's a sign of reversal. Although mahina naman, hindi ganun kalakas yung sell-off dahil marami ang sumalo sa area na ito. Significant yung volume. Ang kinakatakot natin yung volume eh. Okay? Pero so far, sinasabi ni Pizar na dito pa talaga ang kanyang resistance. If we were to plot, no, ito yung malakas na resistance for Prim. Support. Minsan pagod na talaga tayo, no? Ito ang malakas na support for Prim na kailangan niyang basagin. Okay, kailangan niyang ma-reach pala, para good entry price. So far, uptrend pa rin naman, sabi ni Sar. Although nakakatakot yung volume, no? That's a hint. Okay? Dahil sa volume, pansinin niyo itong dumi-crease na. Decreased ang kanyang volatility, kaya pababa. Right? Decreased volatility and fam, no? Converging eh, ang ating Bollinger Band. For the Ichimoku, uptrend pa rin. Kasi dalawang araw na nag-ano. Okay, be mindful lamang tayo sa volume. So, sinasabi ng ating indicators na ito ang entry prices niya. Si MA9. Naku, hindi. Tama naman pala. Okay? Around here. Sabihin na natin around dito. Okay, tama lang. Around 3 pesos entry prices. Sabi niya, for MA20, nasa 2.81. And itong ating last entry price niya nasa 2.60. So, this is the areas of support. Once na 2.60 ay nabasag, medyo nakakatakot na yan. Okay? Dahil wala na tayong immediate support. The last na huling-huli na, mahina to kaya hindi ko kino-consider, pero ang huling support niyan ay dito pa banda. Sa 2 point,
Iusin natin. 2.32. After yan, ang nagsasaluhan dyan, kapag bumaksak pa yan dyan, nagtuloy-tuloy ang downtrend, is nasa 1.72. Okay? Medyo malaki tong gap na to, no? So, ingat tayo. Actually, dito pa lang, cut loss area na to, if ever pumasok ka, tapos umabot sa 2.60, cut loss area na yan, pababa, pumababa pa dyan. Okay? Entry prices yan sa mga wala pa. Right? So, let's go to our MACD. For our MACD, nako, eto na. So, lakas kasi ng ano eh, no? Malakas kasi ang naging volume ng sell-off. Look at that. We have a converging downtrend. At pansinin nyo to, no? Hindi yan dumi. Ayan ang kanyang MACD ngayon, histogram. So, ubos. Parang hinigop pababa ang ating buying momentum plus converging, no? More or less tomorrow, especially Friday, maaari, no? Malaki ang chance, ha? Na maging pula pa tong merkado na to or mag tuloy-tuloy ang pagbulusok dahil halos wala na yung buying momentum and the sellers will take control. Also, one of the reason kaya bumaba siya, if na TA natin to, hindi tayo nag-TA yesterday eh, pero kitang-kita to, oversold area eh. Kaya takbuhan area talaga to. Plus we have the resistance here, dalawa. Okay? So sinasabi natin dito na ang next resistance niya pa would be around this area, tong range na to. Okay, actually okay na pala to. Dito banda. Sa 52.61. Ayan o, 2, nag-plateau. 3, plateau ulit. 4, 5, nag-plateau ulit. 6. Matibay, matibay to. So we have a strong support dito. So we can expect a bounce around 52.60. San banda yan dito? So kung titignan natin kung nandito siya banda, around here. Sa 2.82.60. That's the area of a good bounce. Okay? Especially proven support yan. Abang-abang lang tayo dyan, fam. Huwag papasok sa tuktok at huwag mag-donate sa ating mga pinakamamahal na insti. Okay? Plan your trade and trade your plan. Next one would be PHA. For our PHA, kaparehas na kaparehas. Okay? Bearish pennant, pero consolidating kasi. Okay? This is the bear, short-term bear. This is the pennant. Right? So, ganyan. It's same sila ng itsura dito, no? So, mag-sideways movement talaga yan. Especially, na within siya sa kanyang long-term na Darvas box. So, if we are to look here, ayan. Okay? Ayan. So, medyo malaki. Medyo malaki yung Darvas box natin dito. Talagang mag-sideways movement yan. Okay? Historically, tignan nga natin kung ano yung month, ano niya, time frame. Nako, nasa historical height pala tayo. Ito pa yung last one, that's wow, almost two, more than 2 decades ago na pala. Okay? PHA, the sa daytime frame. Currently, what we are experiencing here, concern natin ng future, ang present, is the resistance. MA50 has a resistance at around 2.51. Yan, napapalibutan siya ng resistance, so. MA20 resistance at let's see 2.64. Okay, and as you can see here, ang nakatakot dito kasi, alisin natin itong drawing natin para makita nyo. Okay, short term malakas ang downtrend movement nito. Bakit? Kasi ayan, no, itong MA9 natin, yung kulay blue binulugan ko, has crossed MA20 and MA50. So, that's an indication of downtrend movement. Plus, ayan, no, acting as a resistance siya, si MA9. Ganyan ka lang muna. So, that's the consolidation. No? That's a sign of consolidation. Kaya, titignan natin, kailangan mabasag itong resistance of the uptrend. Resistance of the downtrend. Ito, itong kulay blue, pababa na linya. Para mag-uptrend tayo. And even mag-uptrend tayo, we still have the resistances dyan. Mukhang we are not out of the woods. Matibay-tibay. MA100, 200, insignificantly ang layo pa. Okay? Ang sumasalok dito, ang sumasalo sa kanya is yung upper limit kasi ni Ichimoku Cloud. Ayan, no? Since the upper limit of the Ichimoku Cloud, wag lang talaga siyang babaksak dyan below. Mag-close siya below ng cloud kasi mahirapan na siyang umahon. Think of the cloud like a quicksand. So, sideways movement na once pumasok dyan. So, mahirap-hirap makalabas doon. Ano po?
So far, wala pa naman, goods pa naman yan. Although, we have here the maroon color above the cyan color. So, downtrend, short-term downtrend talaga. Agree naman. So, this is the hour indicator below the candles, above the candlestick. So, downtrend again. Pabuka pa rin, increase volatility ito, kaso nga lang downwards. Okay? Huwag niya lang babasagin talaga yung suporta natin is baka madurog, no? Bumaba. Entry prices. Right? So, for our entry prices, ito yung mga magaganda. Ito, satisfied naman ako dito sa mga to. Sa entry prices natin dito sa mga to. Okay. Entry prices at 2.04 and 1.95. Yan magkalapit. Diyan ang saluan banda for short term. For intermediate term, nasa 1.65 pesos. Diyan ang entry price na okay-okay sa atin. Alright? So, abang-abang tayo sa areas na yan, no? Again, huwag bibili sa taas para di maipit. So, for this one, makikita natin, okay? We have here the decreasing selling momentum. Okay? Hindi ko lang sinakto. Ito. Decreasing selling momentum plus look at that one, nagko-converge siya. Trying to converge ang bumabawi. Bumabawi ang ating buyers. No? Kapag nag-converge yan, makikita natin dito na baka ma-break niya ito. Ma-break niya itong resistance of the downtrend. Ayan. Kapag na-break yan, strong uptrend yan. Ano po? Pwedeng bumawi si PHA. Yan yung pinapakita ni MACD. Si RSI, medyo ano siya, no? Laggard siya. Makikita natin dito, this is the support of the uptrend. This is the resistance of the downtrend. Okay? So, sinasabi niya dito na prolonged. Prolong ang kanyang sideways movement because yan, no? Nag-plateau. Okay? So, ibig sabi, ito yung resistance. So, 1, 2, 3. Medyo matibay ang resistance na yan na kailangan basagin. So far, binasag niya, pero sideways movement pa rin. No? Gusto natin yung strong volume pataas. Eh, hindi mo talaga makikita yung volume nito kasi ayan, no? Sobrang minimal lamang at nagbabawi pa lamang. Okay? So, ingat-ingat tayo dyan, ano po? Dahil maraming nabibiktima sa maling akala. Okay? Now, let's go to ABA. Alright, so for our Abacore, makikita natin na downtrend pa rin, okay? Hindi pa basag, ito pa rin ang strong resistance areas nito. Downtrend pa rin, sabi ni PSR. Okay, let's see. Okay, ito pa rin yung resistance at 1.36, okay? Na nahihirapan siyang basagin, a proven short-term to, no? Short-term resistance. We have here 1, 2, 3. Okay? Mahirap basagin. Plus, we have here the, can, the TSR above. So, downtrend pa rin. Yung volatility niya, reduced. Okay? Mukhang nag-sideways movement pa. Dahil makikita niyo within the Darvas box pa rin, pasok ito. So, we have to plot here. Okay? And then here. This is the short-term Darvas box. Magka-sideways movement lamang talaga yan. Okay? Salok dito, benta sa taas. So, the entry prices, for entry prices, mamaya na. Dito muna tayo kay Ichimoku. Ichimoku resistance area talaga itong bandang tuktok niyan. So, ito, resistance area to, matibay na resistance to bukod sa sinabi ko kanina. Ito pa daw isa, 1.21. Kaya, pag dikit niya dito, no, lakas ng pullback eh. Right, resistance area yan, ang lower limit ni Ichimoku Cloud. Plus, we have here maroon above the cyan color, so downtrend. Okay? Medyo nakakapangamba lang dito kasi umangat man siya ng 4.85, mukhang binawi naman, no? Ang selling volume natin. Yung net foreign buying, medyo hindi pa ganun kaganda. Bawi-bawi pa. Tagbawi. Okay? So, for our MAs. For our MA, this is the resistance, MA50, medyo malakas to, pero mukhang napapalibutan siya ng resistance, fam. Ayan, no? 1.06, 1.21, and 1.36. Nung nasabi naman dito ni MA100, this is a good entry price daw, kumbaga. Dito sa 0.83, no? So, that's a strong resistance by our MA, okay, 100, although medyo mababa pa yan, kaya abang-abang tayo dito.
Entry prices, let's see. 0.90. Okay. Tsaka 0.95. Bakit yan? For 90, ayan o. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Strong. 1, 2. Ah, 1 lang. 1. Okay. Mas, 2. Stronger itong 0.90. Better. Lagi natandaan pag sa stock market. No? Mas mababa yung nabili. Much better. Okay? Minsan talaga, natagalan lang tayo makita yung appreciation ng stock natin because kulang ng clout. Okay? Kulang ng ingay ng kalampag. Kaya minsan, iba na naging long term. Iba naman na ipit na naging long term. Okay? Alright. So, let us proceed. Ox na tayo dito, no? Ayan. Sa mo dito, nakikita natin talagang bumabawi, no? Lumalaban tong stock na to. Dahil humihina ng kanyang selling momentum, sell-off. More or less, the buyers would take control na. Plus, look at that, the blue line, okay, is starting to converge na towards the red line. So, kapag nangyari, naging blue over red na yan, the buyers would be in control and pataas na yung presyo. For now, hindi pa. Okay? For our RSI, makikita natin dito, maganda talaga yung naging bounce. Right? Good bounce to dito. 1, 2. So, kita nyo naman, mong baliktad na ano, mong W. Okay? So far, binasag niya itong mga resistance dito. Basag itong resistance at 48.27. And basag din itong resistance. Ah, hindi pa pala basag, no? This is a resistance to be broken pa. 51. Although, resistance area na to guys. Ingat-ingat tayo. Okay, if you were watching this, especially TP na lang Friday or Monday, no? Ingat-ingat. Okay? 1, 2, 3, yan. 4. Okay, apat din, no? Medyo matibay. Well, the good thing about ABA would be that ito na siya sa resistance area na siya. Kaya kailangan niyang basagin to. Okay? Not only that's the most immediate resistance, that is also the resistance of the downtrend. Yan, matibay. Kailangan niyang makaalpas. Okay? Kahit dyan, unti-unting umangat. Oxygen. Lastly, let's go to AC Energy na ang huling tingin ko dito, nagko-consolidate. Nagko-consolidate pa rin kaya. And true enough, mahaba-habang konsolidasyon ito. Bakit kanyo? Because nandito si MA9, okay, acting as a support. Sabi niya, magandang pasok na dito. And then dito yung ating resistance area. Tignan nyo naman, napaka-sikip, napaka-liit. Therefore, ano yan? Mag-sideways movement talaga sa dalawang yan kasi ito malakas ng demand, malakas supply, malakas benta, bilihan, matlakas bentahan. Okay? So, agree naman, nagsa-sideways movement talaga to hanggang paliit ng paliit, hanggang sa maisang mananalo. Kung buyers pataas, kung sellers pababa. Kaya tingnan natin si MACD mamaya. So, makikita natin dito, since pa-sideways movement siya, ganito itsura niya, no? Ayan, huwag niya talagang babasagin pababa kasi bababa talaga yan. Okay? Dahil nagsama dito si MA20 and 50, strong resistance yan at 7.13 and support naman si MA9 at 6.84. Okay? Makikita na rin natin dito, ito talaga yung resistance of the downtrend, support of the uptrend. Okay? So, makikita natin dito, ito si MA9, okay? Trying to converge here. So, once na i-cross niya yan, mag-cross si MA9 above MA20 and 50, that's a short-term bullish indication na bababasag niya at aangat tong stock na to. No? Although, be mindful lang tayo dahil napapalibutan pa rin tayo ng resistances. Dito, around this area, no, around 8.27, matibay na resistance na yan. No? 1, 2, 3, 4. Okay? Matibay yan. Dito, mungipit eh. Tinaas ko lang. No? Tinaas ko para sakto. So, ingat-ingat, good entry price naman for us, sa mga wala pang hawak, is dito, 8.55. Hindi naman nalalayo, no? Pero, syempre, gusto mo i-maximize. So, i-maximize yung nagiging gains mo. So, you ready, mag-GTC ka, mag-ready ka ng BP, pambili sa mababang presyo. Okay? Especially, this is AC, renewable energy. Medyo mataas na ang nilipad nito, no? May kita rin natin, ang pinakamagandang entry price niya, sabi niya ngayon, is dito banda.
is an area of very, very strong support, no? Kaya pag bumagsak yan, no, dapat ready kayo dito. Around 6 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What a strong support. Okay? What a strong support kapag bumagsak dyan. Maganda. Magandang saluhan yan. For the hour Ichimoku, ayan, no? This is the lower limit. Okay? So, Ichimoku cloud acting as a strong resistance pa. Mukhang nahihirapan pa silang basagin yan. Cloud, strong resistance. Plus the PSR here, the indicator, above the candlestick, downward pa. Naka-epekto yan dyan. Dahil malakas talagang resistance ito. Mukhang nagkakahirapan, punong-puno pa ng resistance for now si AC Energy. Of course, sideways movement yan. For the PSR, ay Bollinger Band, ayan, constricting, no? Ibig sabihin, decrease volatility. But decrease volatility, that's a fancy word for consolidation or sideways movement muna siya. As explained sa buong TA natin kay AC Energy. Abangan nyo, fam, na kapag sobrang naubos na ang selling momentum. Kasi ngayon, again, itsura niya, decreasing selling momentum eh. Once mag-cross to, magkaroon tayo ng MACD cross, blue over red, eto, mag-cross yan. We might see a strong uptrend movement. Okay? Strong kung may volume. Ayun, no? Almost wala. Mukhang mga Pinoy ang mga nagsibenta ngayon, no? Dahil ang net foreign buying natin, malakas. 20.74 million. So, kailangan niya, of course, with good volume, kailangan niyang alpasan yung strong resistances natin dahil ang daming gusto magbenta sa area na yun. Para magkaroon tayo ng bullish talaga na trend. So, ngayon, ano muna siya, pumapara muna. Ganun talaga pag March, no? Gantong-ganto rin last year. Oh, malakas ang sell-off last year sa mga pinakamalakas na merkado. Dahil nga sa corona scare, plus ngayon. Okay? Although, ang maganda ngayon, may vaccine na tayo. Ang nakatakot is we are experiencing evolution ng virus. Iba't ibang variants na. Okay, balik tayo dito. The medium term resistance, 1, 2, 3, hindi pa rin basag. Downtrend movement pa rin. Remember, hanggang hindi pa basag to, itong resistance na itong dalawang to, downtrend pa rin. Okay? Ito naman, ang short-term resistance natin, 1, 2, 3, 4, matibay. Kita mo sa kanya, mukhang nababasag, no? Ayan, nag-cross na above the resistance. Okay? Meron pa kasi ng resistance dito. So, ipon-ipon muna, no? Na umangat muna, dahil pwede pa ito mag-fluctuate, ang lakas pa kasi talaga, ng kanyang lakas ng resistance pa. Okay? Antayin mo natin ma-exhaust muna yung sellers. Don't worry, hindi na ubusan ng oportunidad sa merkado. For this one, ito. 1, 2, 3, 4. Strong support, resistance. 1, 2. Okay? Dadalawa. Support to. 49, sorry, resistance. Resistance tong 49.57. Mas malakas nga lang siya kaysa kay 51 na resistance ng RS. Ayan, sa wakas, bangag na tayo. Thank you so much for watching. I hope may natutunan kayo and ma-apply nyo to sa iba't iba pang TA. This is Doc Trader reminding you that you are blessed to become a blessing. God bless.